Hindi na nga bago sa atin mga idol ang mga kumakalat ngayon na trade rumors patungkol kay Bradley Beal, pero mukhang tototohanin na nga talaga niya ito mula nang maiulat ang balitang magre-request na siya ng trade sa Washington Wizards. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon. Nasusundan ko na rin ang balitang nasa trade market na si Pascal Siakam at ang balitang nire-recruit na ng Lakers si Dwight Howard. Kaya tara, umpisaan na natin to. Isa nga po si Bradley Beal sa mga pinaka-loyal na player sa liga ngayon. Sa pananatili pa rin ito sa Wizards kahit parati na lamang nabibigo ang kanyang team na makabuo ng isang championship lineup. At ngayon nga pong nakapasok na tayo sa loob ng off-season ay mukhang dito na nga po mag-uumpisang magbago ang kanyang pananaw. Yes mga idol, hindi na nga po natitiis pa ni Bradley Beal ang kanyang kalagayan sa Wizards. Sa katunayan, may inilabas pa nga po na balita ngayon ng mismong Bleacher Report na kinukonsidera na nga po nito na mag-request na ng trade sa susunod na linggo bago pa man ang gaganaping NBA Draft. Kung inyo nga pong matatandaan, balak na nga po sanang maglaro ni Bradley Beal sa Team USA para sa Tokyo Olympics, ngunit bigla na lamang nga po siyang inalis sa kanilang team matapos magka-aberya ng kanyang kalusugan. Kaya mapagtutuunan na nga po niya ng pansin ngayon ang kanyang magiging desisyon kung saan siya lilipat ng ibang kuponan. Well, base nga po sa nakalap kong balita, apat na kuponan na nga po ang nagsisimula ng makipag-agawan sa kanya na kinabibilangan ng Boston Celtics, Miami Heat, Washington Wizards at Golden State Warriors. Samantala, kung si Bradley Beal nga po ay papasok na lamang sa trade market, may ibang mga sikat na player rin nga po ang nakapasok na dito, katulad na lang ni Pascal Siakam ng Toronto Raptors. Yes mga idol, ayon nga po sa huling iniulat ng Bleacher Report, ginawang available na nga po ng Raptors sa trade ang kanilang player na si Pascal Siakam. Bukod rin nga po sa kanya ay balak na rin nga daw pong i-trade ng kanilang kuponan ang kanilang makukuhang 4th overall pick sa darating na 2021 NBA Draft upang makakuha sila ng isang superstar kagaya ni na Damian Lillard at Bradley Beal. Isa rin nga po ito mga idol sa kanilang plano ngayon para paghandaan ang posibleng pag-alis ng kanilang long time player na si Kyle Lowry. Well, maganda naman nga sana ang naging simula ng karera ni Pascal Siakam sa Raptors, ngunit hindi nga po naging kaaya-aya ang kanyang performance last season sa pag-struggle nito, pero hindi pa na rin naman nga po mahihirapan ng Raptors na makahanap ng mga kuponan na interesado sa kanya sa pagiging two-way player nito na maaasahan pagdating sa pagtatala ng puntos at depensa. Habang sa huling storya naman tayo, hindi naman nga po natin maitatanggi na napakalaki ng buta sa center position ng lineup ng Lakers na dapat nilang ayusin ngayong off-season. At isa nga po sa mga solusyon dito na naisip ng kanilang veterano na si Jared Dudley ay ang pagpapabalik nila sa kanilang dating player na si Dwight Howard. Yes mga idol, sa katunayan lantara na nga po niya itong nire-recruit na sa pamamagitan ng pag-comment sa social media na kailangan na nga daw pong bumalik si Dwight Howard sa Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, hindi lang nga po sila nagkaintindihan noon ng Lakers, kaya kumuha na lang siya ng isang taong kontrata sa 76ers. Kaya ngayon nga pong tapos na ito ay may pag-asa pa nga po siyang makabalik sa lineup ng Lakers, lalo pat base na rin sa huling post nito sa kanyang social media account ay gusto pa rin nga po niyang makasaling muli sa isang contender na magbibigay sa kanya ng kampiyonato. Well, ayon nga po sa isang eksperto, napaka worth it nga daw po kung kukunin muli ng Lakers si Dwight Howard, dahil makukuha nga sila dito ng isang mahusay na player na merong mababang kontrata. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video at balita ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para lagi kayong maging updated sa mga videos na ina-upload ko. Siyempre, i-follow nyo na rin at i-like ang ating Facebook page. So yun lang mga idol. Shout out nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV dyan.